at sa Panginoon. Mamabalik sa banal na pagsibong na ito. Sama-sama ko lang sa pagkakaroon natin sa mga Jessie Maria ng Sama. Ating mga salamat. Hingin natin ang kapatawaran sa pagkakaroon ng Kapag. Sa mga pagkakaroon na hindi namin ginamit, ang biyaya na sinagalog sa atin ng Diyos, Panginoon, makaawaan ng Panginoon. Panginoon, makaawaan ng Panginoon. Sa mga pagkakaroon, tayo ay hindi nagsisi at nagbalik-loob sa harapan ng Kapag. Kristo, makaawaan. Kristo, makaawaan ng Panginoon. Sa mga pagkakaroon, hindi namin na kita ang kahalagahan ng kanyang-kanyang galing, Panginoon, makaawaan. Panginoon, makaawaan ng Panginoon. Awaan tayo ng pagpangyari ang Diyos, patawarin tayo sa ating mga kasalanan at patubayan tayo sa buhay na walang hanggan. Amen. Ama namin ang mga pangyayari, gawin mong lagi namin matapat na sumunit loob mo upang kami magas ng kapag-lingkod sa iyo sa pamagitan ng Yesu Kristo kasama ng Espiritu Santo ang mga kasawa ng hanggan. Amen. Magsilupo po. Pagbasa mula sa sulat ni Apostol San Pablo sa mga taga-Efeso. Mga kapatid, ang bawat isa sa atin binigyan ng nanong kaloob ayon sa sulat na ibinigay ni Kristo. Ganito ang sinabi ng kasulatan. Nang umakyat siya sa kalangitan, nagdala siya ng maraming diha at nagbigay ng mga kaloob sa tao. Ano ang ibig sabihin ng umakyat siya? Ang ibig sabihin niya ay bumaba muna siya dito sa lupa. Ang bumaba ay siya namang umakyat sa kaitaasan, sa kabila ng pangalangin, upang malalaman ng kanyang kapangyarihan ang kalahat-lahatan at ang iba'y ginawang apostol, ang iba'y propeta, ang iba'y ibang ministro, ang iba'y pastor at guro. Ginawa niya ito upang ihanda sa paglilingkod ang lahat ng hinirang sa ikaunlad ng kanyang simbahan. Sa gayon, tayong lahat ay magkakaisa sa pananampalataya at pagkakilala sa Anak ng Diyos at magiging ganap ang ating pagkatao ayon sa pagiging ganap ni Kristo. Hindi tayo matutulad sa mga batang nadadala ng bawat araw. Parang sasakyang dagat na sinisiklot-siklot ng mga alon at tinatangay ng hangin. Hindi na tayo maliligtas ng mga taong ang hangat ay bumibig tayo sa kamalian. Malapay sa pamamagitan ng pagsasalita ng katotohanan sa diwa ng pag-ibig, magiging ganap tayo kay Kristo na siyang ulo. Sa pamamagitan niya ay nabubuo ang katawan mula sa mga palaki pinag-ugnay-ugnay ng kasu-kasuan at umaalis na dumaganap ng tungkulin ang bawat bahagi. Ang buong katawan ay lalaki at lalakas sa pamamagitan ng pag-ibig. Ang salita ng Diyos. Salamat sa Diyos. Masaya ka. Thank you.
At doon siya, ito ay bahagi ng pinaan
na dapat paunawaan ng tao na kinakailangan makita ang paling mong kasalanan. Sabagal, baka alam ba kasi tinatawag namin ngayon yung pakaunawa ng permissiveness, yung permissiveness na lahat ay pwede, walang bawal. May mga bagay hindi pwede. Kaya mga komisyo, makikita natin sa hindi po na natin ginagalawan. Kasi bakit? Kasi ito yung namamayan. Marami na tayo makikita na itinuturing na ang bawal. Pero nariyan. Kaya kinakailangan natin na pagtulungan ng pansin. Yun po yung reality of sin. At pagkira po siya po natin yung reality of sin, putusin, hindi ba ang mga mga bagay na masama ito. Sabi mga kamalit mo. So, tayo po yung mapasalaman. Kay Presidente Duterte, sa isang partidos na ipinapakalagang lalang ko sa usapin ng drug addiction. Kasi ipinapakita na ito, maling ito. Kaya kinanong pinakailangan. Pinakailangan na pagpunan ng pansin. Kasi baka pamilya may ginagawa tayo na akala natin okay lang. So isa po yung sa bahagin ko na ang pinag-usapan natin ay ang realidad ng kasalanan. May mga bagay na huwag natin kalimutan na ito ay kasalanan. Bagaman tayo natin na susumikat, pero dapat makita natin na kung ito baga ay nagkakasal. Kaya napakahalaga po makita natin ito. At yung mas nagkakagali yung sa pag-utos ng Diyos. Pero yung bahaya ng pag-utos pa, na hindi lamang po sa pagawa ng kasalanan. Pag pinag-usapan po natin ang kasalanan, isa lang bahagi po yun. Ang bahaya na hindi lamang ay nawagin makikaro natin na alin, kasalanan din yung panyaya na ipinahagi ko sa atin sa banal na kasulatan. Na tulad ang panyaya na ipinahaya kung kayo ay hindi rin magsisisi, kayo hindi na mangyayari sa inyo. At hindi naman po yung pagsisisi siya mula sa mabuti, ang mula sa masama, patungo sa mabuti. Ngunit yung pakita ng paanyaya na pinamahal ng tubig ng pangyayon, yung hindi pagawa ng mabuti. Kasi pakasalit na wala ng ginagawa ng sama. Wala ng kasalanan. Pero naman, may ginawa ng mabuti. Wala ng ginagawa ng masama. Pero wala ng ginagawa ng mabuti. Sa pagkakumawa ng iba, ang wala kong ginagawa ng kasalanan. Hindi, ha? Bahagi mo yun, bakit? Kasi kung mabuti ka, hindi ka pwede mo lang gagawin mabuti. Mabuti ka eh. Kaya hindi ka mo yung maging mabuti ay hindi magawa ng kasama. Kapag sinabi mo mabuti ka, dapat gumagawa ka ng mabuti. Kaya kayo yung kaunayan ay pinahalap mo sa akin sa unang pagbasa. Sa sulat, ni San Pablo na binigyan mo ng pagpapahalaga ng aking kanina sa kanyang sulat sa mga taga-Efeso na ang Diyos ay nagbigay sa akin ng kanya-kanyang karisma o tawagin lang po natin kanya-kanyang biyaya na binigyan ng guro, yung iba'y pagiging propeta. So, ganun din po, ay may kanya-kanya profession, may kanya-kanya lalong gawain, ay
So, bahagi yun ang sa aking makita na napanggit ng Panginoon. Lalo, patuloy ng Panginoon ang mga ayon sa Panginoon. Hinakalita ko ng mamumula yung paratay ng mamumula. Kasi kung hindi na mamumula, tulad ng pinakay ng mga ayon sa Panginoon sa Lucas, maaaring bigyan ko ng pagkakataon ng isa pang taon. Pero sabi ko ito, kapag hindi na mamumula, putulin na. So mga kapatid, ito yung paratay na pinapahayag sa atin ng buong kapatid. Yung kanyang parayagan na kung hindi ninyo gagawin ito, magsisi sa inyong kasalanan, mapapahamak ito. So ito, ay tumutuloy yung araw sa biyaya ng ating pananampalataya. Pero tayo tinatawag na sin of omission and sin of omission. Yung omission, we committed kasi ay paliwala na labang ito sa ulos ng Diyos. Halimbawa ay bahagi ng committed. We committed our sin. Yung omission, ang dapat tagawin ito. Hindi ko nagawa. Yun yung pangalawang bahagi na huwag natin kalimutan. Ito yung patuloy na ano, kung talaga tayo ay mabubuti, hindi pwede na hindi tayo gagawa ng mga bagay na mabubuti. Dapat tuloy-tuloy sa ayon sa kakayanan, sa ayon sa karisma na ibinigay ng Diyos sa bawat isa sa atin. Pero dapat, hindi tayo tumitigil ng magawa ng mabuti. So yung kasalanan ay hindi lang magawa ng masama. Yung kasalanan ay alin, yung hindi rin magawa ng mabuti. Yeah.
Manalangin kayo mga kapatid upang magpabahalan at ibalitan ang Diyos sa mga kapatid. Tanggapin nawa ng Panginoon itong paghahain sa iyong mga pangay sa kapurihan niya at karangalan sa aking kapangyarihan at sa buong sa sarili niya ang banal. Ama namin, lumikha, ka, ipagalawin kayo ang lukos ng mga pagkukuran. Sa pag-aay namin na maalay na hindi kayo pag kami nalisayin ng mga pagmamahal. Sa pag-ibig po namin na hindi natin ang pagbanan ng pagkiliwang. Sa pamagitan ng sa polis o kasama ng Espiritu Santo, magpasawa sa mga dyan. Amen. Sumayin niyo ang Panginoon. At sumayin niyo. At sa Diyos ang inyong puso at diwa. Itinaas ka namin sa Panginoon. Masalamatan natin ang Panginoon ng ating Diyos. Marapat na siya ay masalamat. Ngayon, ipinagdiriwang ang mahal na bilin ng Sabado. Bukod mong pinagbala sa mabayang ng mahal na bilin ng Diyos mapala, na yung piniging mag-ina ng iyong anak noong isubo mo siya at ilang ang Mesiyas. Sa kapagyarihan ng Espiritu Banal, ang bilin ng Maria ay naging inyong tunay na iyong anak ang kanyang sinilang bilang liwanag na ito sa lipukan. Kaya ayon sa mga anghel na nagsisiyawi ang papuri sa iyo ng walang humpay sa kalangitan, kami nagtuguli sa iyong kadakilaan. Santo, 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 sa mga kanilang sasalo-salo.
tulad sa pagkakaisa. Sa pamamagitan ng Espiritu Santo, Ama, dinamin mo yung simbahan na lalang sa buong ibig sa pasisipag na sa pag-ibig kay isa ng Francis ng Bonaventura, anang na ang kapalaan. Alalahan mo rin ang mga kapagin na ang humanong tayo na may magasang sa ibang mahumbuhay kay hindi na lahat ng mga humanong. Tawag silang patuloyin sa iyong kaliwanagan. Tawag na kinapakitahan ng pasalo sa buhay na ng wakas. Kay isa ng mga Madaling Maria din na ng Diyos. Kay isa ng mga apostol at lahat ng kabanganan ng buhay dito sa daigdig ng kalulugod sa iyo. Manipagdiwang nawa namin ng pagpupuli sa karangal mo. So, ang magigan ay malang aming Panginoon. Jesus Christ. Sa pamamagitan ni Kristo kasama sa kanya lahat ng parang papuri sa iyo, Diyos ang mga kapagkaliyan kasama ng Espiritu Santo, magpasawa ng mga. For there are no doors that are ice.
Inas Pasta, Ina. Yeah.
gagawin